So finally, it's here, guys. iPhone 13 Pro Max 256GB in silver. Ang tagal ko din naghintay dito. Actually, naghihintay ako sa Power Max Center. Pero 3 weeks na, wala pa din. iPhone, my phone yung paper bag. It's in silver. This is my first ever iPhone. Ayun! So, wala siyang kahit na anong plastic. Pagtanggal mo ng takip, kita mo na agad yung phone. Okay, tanggalin ko na to. Wow! Maliit na yung itong top notch. Ito kasi yung naging issue. May issue sa iPhone. Ito yung naging medyo setback ko before kasi nalalakihan ako. So, in-expect ko sa 13, wala na. Pero, meron pa din siya. Yun naman daw kasi ang sabi ng iba na characteristics at saka selling factor din ng iPhone. Ito, kumbaga pag nakita mo, ah, okay, iPhone yun. Okay? So, yan siya. Medyo matagal lang mag-setup. May kailangan ba akong pindutin? Ah, kailangan ko palang pindutin. Okay, sorry, first time ko. So, choose language, English, region, Philippines. So, habang naghihintay tayo dyan, ipakita ko na din to. Umorder na ako ng mga phone case. So, ito na-order ko lang sa Shopee. 105 pesos kada isa. Okay, in fairness, maganda yung sa puti. Continue with Face ID. Di ko alam ang move your head slowly to complete the circle. Okay, second Face ID scan complete. Apple ID sign in requested. So, habang nagsiset-up to, kwento ko lang. Na-order lang sa seller. Meron silang pwesto sa Green Hills. And then, medyo mas mahal siya. Kasi sa Power Max Center, 78,990. So, kapag finul mo yon na cash payment, meron kang 5% discount. Ito, walang ka-discount. And then, cash siya, 81,500. Mas mahal, pero ayun, at least hindi na maghihintay. Subukan ko tong puti. Feel mo na plastic siya, tsaka yung itsura, medyo mukhang mura. Pero, okay, legit naman na mura siya. Okay, wala pa akong, ayan! Okay na siya, guys! Okay, so no SIM card installed. Pag nabili ako ng phone, pinakauna ko talagang tinatry ay camera. So, try natin ang camera. Ooh! Wow, in fairness, ang linaw niya. Iba yung quality. Sobrang realistic. Kung ano yung itsura mo in person, ganun talaga siya. Unlike yung ibang mga phones na nagkaroon ako before, medyo filtered. Sa totoo lang, dati wala akong plano na mag-Apple products. Kasi medyo, for me ha, namamahalan ako. Pero simula nung nag-start kasi ako dito sa iPad, sabi ko, sige, baka kailangan ko ng MacBook. Ito, best investment ever. Lalo na katulad ko na content creator, ang dali mag-edit ng mga vlogs. So ngayon, finally, iPhone. Ito na siya. Na-install na yung ibang mga apps. Yung iba naman, waiting pa. Habang naghihintay pa dyan sa mga apps, ito yung laman ng phone, ng box. Meron ka nitong cable, USB, ano ba tawag nito? Type-C to lightning cable ba yung tawag dyan? And then, ito naman yung meron tong sticker, alam ko. And then, ayan, yung pin para sa SIM card. Walang sticker. Ayun, may isang sticker. And syempre, wala siya nung charging blocks. Nakabili na din ako ng accessories para dito sa cellphone. Ginawa ko, umorder na ako agad-agad sa Shopee kahit wala pa itong mismong telepono. So, parang a week before akong nakabili ng cellphone, meron na akong mga phone case. Pinost ko ito sa IG story ko. So, follow mo ako sa Instagram at Real Asian Beauty. And then, ito pala siya. Nabili ko to sa Shopee, 105 pesos. Glass yung likod. Tapos, madali palang mabasag. Ito, pagtanggal ko lang. Tinanggal ko lang siya sa phone. Nag-crack siya. So, medyo fragile. Pumunta naman ako sa Farmers Plaza sa Cubao. In fairness, meron na pala sila para sa iPhone 13. So, ito, medyo mas mahal kasi ito, 250 kada isa. Sa Shopee, nakita ko to, mga 120 lang, ganon. Ito, 200 pesos siya, clear. So, ito yung gusto kong ilagay ngayon. Yan. So, ang maganda pag clear kasi, ma-appreciate mo talaga yung kulay ng phone na binili mo. Ayan.
So, mukha naman siyang matibay, makapal naman yung gilid, tapos mukhang may support naman if ever. Pinaka-importante actually, so bumili ako ng cellphone power adapter, 1,190 sa Power Max Center. Tapos, kung papakita mo yung vaccination card mo, meron kang 5% discount. So, itong cord kasama na mismo dun sa box, pero itong power adapter wala. So, ayan, binili ko na din siya. So, for now, kompleto na lahat ng mga kailangan para sa cellphone. So after 2 weeks of using iPhone 13 Pro Max, share ko naman yung verdict at saka yung experience ko bilang first time iPhone user. Pero bago yan, share ko muna yung video sample. So iko-compare ko siya dito sa Xiaomi phone ko na Xiaomi Mi 11 versus iPhone 13 Pro Max. So ngayon, try ko naman ang portrait mode na video using Xiaomi Mi 11 and iPhone 13 Pro Max. Ayan, nakamask ako kasi may ibang tao dito. Pero yan, tingnan nyo yung difference. Ang napapansin ko, pag sa Xiaomi Mi 11, mas makinis ako pero mas close. Sa iPhone 13 Pro Max naman, yung clouds, grabe, true to life yung kulay niya. Tsaka mas kita mo yung details pero mas mapula tsaka madilaw yung balat ko. Pero mas wider yung angle. Ayan. Sa audio naman, so ito yung difference. This is using Xiaomi Mi 11 phone. And then ito naman, iPhone 13 Pro Max. Medyo bumubulong lang ako. Yan ang difference ng audio. Kahit na hindi mo nalagyan ng filter or i-edit yung video or picture mo, parang good to go na siya sa Instagram. Actually, simula nung nagka-iPhone ako, dati kasi kapag magpo-post ako sa Instagram, medyo ma-effort ang ginagawa ko. Ginagamit ko pa yung DSLR or camera ko. Pero simula nung ginamit ko to, as in direkta na, so pinupicturean ko na lang gamit yung iPhone. Tapos good for upload na siya. Unahin ko muna yung cons dahil nga first time ko nag-iPhone. Pinakauna, ang bigat niya. Sobrang nabibigatan ako sa kanya. Pumupunta talaga ako sa inbox. Tapos lahat ng mga followers na nagdi-DM, ganyan, nare-replyan ko talaga. Minsan umaabot ako isang oras, ganyan, as in nare-replyan ko lahat. Using iPhone, medyo ngawit talaga, ngalay. Parang konting chat pa lang kahit sa mga friends ko sa Messenger. Parang konti pa lang. Gusto ko nang ibaba. Medyo nakakangawit kasi mabigat for me. And then, pangalawang con naman niya, yung slow yung pagta-type niya. Napansin ko lang kasi kapag halimbawa pupunta ako sa Instagram tapos magpipili ako ng kasi pag nag-reply ako sa comments, ginagawa ko, hina-heart ko muna siya. So napansin ko kapag hina-heart ko or nag-type ako, medyo mabagal yung response from the finger to the heart dun sa screen. Parang hindi agad siya nag-respond. Tapos kapag klinik ko yung reply, medyo matagal. Hindi ko alam kung naiiba sa setting yon, pero yun lang yung napansin ko. Yung mga pros na nagustuhan ko bilang first time iPhone user, pinakauna yung top notch na mas maliit siya kumpara sa mga previews na 11 or 12. Pag first time mo lang, mapapansin. Pero pag matagal, medyo masasanay ka na. Totoo naman talaga, kapag nagsuscroll ka pala, ganyan, hindi mo na siya masyadong mapapansin. Parang makakasanayan mo na din yung meron siyang ganun na itim sa ibabaw. Tapos pangalawang nagustuhan ko, syempre yung clear yung camera, tsaka yung audio. Dito kasi sa Xiaomi Mi 11 ko, ang hina. So kapag nag-IG story ako,
tinatanong ng mga followers, bakit daw mahina yung tunog? So, nung dito, ang lakas na niya. Dati kasi ginagawa ko, nagpipicture pa ako gamit yung DSLR or camera, flat lay, ganyan, medyo hassle, tas transfer ko pa. Ngayon, pwede ko nang gawin, direkta na. So, iPhone na agad yung pinapang picture video ko para sa timeline pictures. Tapos, ang ganda ng effect. So, yan, para ma-check mo, follow mo ako sa Instagram at Real Asian Beauty. Pangatlong nagustuhan ko, hindi siya umiinit ng sobra kumpara sa itong phone ko na Android. Ito kasi, oo, magaan, tapos madaling ipang-type, ganyan, convenient. Pero ang init niya, yung tipong kahit na 30 minutes ako nagsuscroll or nag-reply sa mga DM, sobrang init, nakakapaso talaga. Pero itong iPhone, umiinit siya pero bearable. Sobrang konti lang, tapos halos masasanay ka na or hindi mo na mapapansin. And pinaka-pang-apat na nagustuhan ko dito, yung battery life niya. Kasi kapag pala sa paper, kinumpara mo, mas mataas yung milliamperes ng Android. Pero totoo pala na mas matagal yung buhay ng iPhone. Kasi na-experience ko sa Android before, kapag lalabas ako naka-data, alis ako ng bahay mga 3 PM full charge. Pag uwi ko, kailangan ko na mag-vlog kasi low bat na lang na kapag naka-data, nag-video, nag-IG story. Last time, pumunta ako sa mall na umalis ako sa bahay 3 PM, 98% yung iPhone. Tapos nag-video ako, naka-data ko the whole day. Pag uwi ko, okay pa siya. Tapos umabot siya hanggang 10 AM the next day. Doon ko pa kinailangan mag-charge kasi doon na siya umabot sa 20%. Totoo pala yung sinasabi nila na hindi mo din pwedeng i-compare yung as is per paper yung nakasulat na mga specs ng mga phone kasi iba-iba din talaga yung performance. So that's my experience sa iPhone 13 Pro Max bilang first time iPhone user sa buong buhay ko. So in fairness, worth it naman pala talaga siya kahit na mas mahal kumpara sa ibang mga Android phones. So I hope nakatulong tong vlog para mag-decide kung inisip na din mag-iPhone or mag-upgrade ng telepono. O sinasabi kasi ng mga matagal ng iPhone user na kahit na more than 2 years, pwede ka pang mag-upgrade ng software. Ako kasi bilang Android user all my life, legit yung experience ko na after 2 years, medyo hinwala na siyang software update, tapos medyo bumabagal na yung camera, lumalabo na. So, tignan ko pa kung ganun din sa iPhone. Hopefully, magamit ko siya ng matagal. So, I hope you enjoyed this vlog. Sana nakatulong to kung nagde-decide ka na din kung dapat ka na bang mag-iPhone or kung medyo old version na yung iPhone mo, kung dapat ka na bang mag-upgrade. So, kung na-enjoy mo tong vlog, subscribe to my channel at Real Asian Beauty. Tapos, follow mo ako sa Instagram, Facebook, andun ako, search mo lang at Real Asian Beauty. Tapos sa TikTok naman at Christine Roses. So I'll see you next time. Bye! And nakalimutan ko pala na kung meron akong maling mga nasabi na info or kung merong kulang, comment mo din para sa mga nanonood na gusto ding mag-iPhone, nag-iisip para mabasa nila at makabigay ka din ng tips sa kanila. Ayan, so goodbye na talaga and I'll see you next vlog. Bye!